Para sa unang larga ng ating panibagong rig, nandito tayo ngayon sa Siling Sanctuary sa Cavinti, kung saan kami dinala ni Sir Joel. Akala ko, kakataya na kami, layo ng pinagdalan sa amin, di ba? So, para bago tayo magluto, kailangan muna natin mag-setup. Kung kaya mo mag-isa yan. Ayun na nga, ako lang. Tara, patulong ko. Helper naman dyan. Game, una natin gagawin, kailangan muna tanggalin yung mga kahon sa taas. Okay, game. So ito yung mga storage natin, meron tayong mga alum cases nga sa taas na isa-isa lang po, mahina ang kalaban. Next, i-deploy natin ang ating awning para kasi medyo mainit. Oo, magitinda ako ng quick-quick eh. Ostrich yung quick-quick namin eh. Next, syempre ang ating kusina. Ito yung pangalawa naming kalaban na isa-set up mamaya. Ito na ang ating main kitchen, pare. Wala naman. Bebe, tumayo, tawa niya parang... Parang pwede yun, ah. Pangat. Help. Daddy! Yon! Tapos, so basically, eto na yun. Eto na yung kusina natin. Hindi pa ako nagluluto, pagod na ako, boy. Pag napapago dito, syempre, alam nyo na, meron tayong coffee area dito. Wait. Yan. The Ninong Rai Coffee Shop is open for service. Magkano isang kape dito? Isang putang ina mo lang. Ano? Ba't nakaupo ka na? Hindi, tinitingnan ko sila. Tinitingnan ko. Kala ko ba kotse mo to? Oo nga. Eh, parang hindi nga marunong. First time? Patong first time mo ba? Magaling ka kaagad? Oo. Oh. Sa tingin mo? Oo. Magaling kami pareho, ikaw. Ako, kaya kong aminin na hindi. Bro, huwag masyadong i-stuff itong ano, napunod yung wire. Ay, sige po. Lagot. Napagalitan ka. Baka hindi mo naiintindihan yung English si Sir Joel. Sabi ni Sir Joel, bobo ka daw, okay na? Wala akong sinabi. Mag-English din ako. Sige. I don't say anything. Sorry. Penga akong ano ha, penga akong bigas ha. Pulot ka sa lapag. Wala na sa Malabong, ganyan ka pa rin. First time ko magsasaing sa manipis na kaldero, medyo kinakabahan ako. May water source din tayo dito. Oh! Siguro sila, nagko-confuse sila ng ano, ng garlic sa butter. Ay sa, nagko-confuse sila ng garlic, siguro gumawa tayo ng parang garlic butter. Butter. So meron ako dito ang buong butter. Tapos nilagyan ko, tapos nilagyan ko ng bawang na buo. Parang iko-confuse natin ng konti, kasi kapag nagawa mo ito, marami ka nang pwedeng gawin. Pwede tayong mag-ihaw din ng talong. Marami tayong mushrooms. Pwede tayong gumawa ng dahil ko pang plano, wala pa ako nagagawa miski isa. Minudo, pero buo-buo yung ingredients. Sulad ng ginawa ni Chef JP. Parang ganon. Parang pork minudo na. Parang ganon. Nakahuli lang namin ito kahapon, pre. Ah, pre. Ano yan? Ano pangalan niya? Wild Liempo. Gusto ko mga ganyang kalalaki siguro. Yan. Ito yung dito camping gear. Pero nakita ako na meron pa. Hindi ako aware sa mga ganito eh. Merong nansig pa na natatanggal yung handle. Para sandata ni Lorcan yan, boy. Nag-iibang anyo, di ba? Medyo na... Ito pala yung challenge dito. Ngayon ko lang na-realize. Pag hindi mo... Kasi sa kusina natin, as with any other kitchen, di ba? Kayo, kabisado nyo na yung layout eh. Alam nyo na kung saan kukunin. Universe mo to eh, di ba? Tama. Ano mo na kung kukunin na ganun. Tayo hindi natin alam, di ba? So medyo nangangapa tayo ng konti. Lakas ang loob na lang. Humwa. Ikaw bata ka, puro ka laro. Ang asim mo na taas kilikilin. Daddy ka mo, naiipaglaro kay Aye. Oy. May 500, may PS5 ka sa akin. Yeah! Ito technique para mabilis magluto. Kuha ka sa iba. Siyempre niya ako ah. Tempo natin, unang dish na hindi ko pa alam mga kalalagyan. Lagay na natin dyan. Gusto ko na lang mag- Meron tong chicken oil and garlic, di ba? Nagaling kay Chef JP, maraming salamat. Tapos meron tayo ditong garlic and butter din. Nalagay natin dyan. Yes, hindi, ano ma, ayan. Ito. Para may OJT dito. Bago ka dito, ah. May boyfriend ka na? Wala pa po. Wala pa? Open-minded ka ba? Open-minded naman po. Mahilig ka ba sa sarap? Oo, kusinero eh. Didikit ka lang sa akin, marami kang matututunan sa akin. Huwag papakinig dyan sa iba. Taya muna natin yan dyan. Eto, chill lang natin dyan. Ngayon, meron ba tayong uling? May uling tayo, sir?
Baka sampo. Konti lang. konti lang po. Thank you. Ako mas maliit na bato. Yung roasted natin na kamatis, lalagay na natin. Yan. Etong roasted bell peppers na to, okay na ako dito eh. Lalagay ko na rin yung bubo. Kasi Chef JP ko nakita yan eh, yung mga bubo style na ganyan. Kaya kung ayos yun ah, para di ka na maghihiwa. Tapos ano pa ba pwede nating ilagay dyan? Electric pan, ramen liner, ano pa ba? Ito mga ingredients natin dito. Uy, wala tayong sibuyas. Wala tayong nilagay. Hindi, wala akong nilagay na sibuyas dito. Pearl onions talagay natin, pare. Hindi mo mawala yan, pare. Smoked paprika, syempre, di ba? Yung iba iniingatan yung tepal nila, ayaw nila magasgas. At inalagyan pa natin ang bato sa ilalim. Okay na yan, palalambutin na lang natin ng konti yan. Bale, nakakailan ka na? Isa. Oh, sinaing. Yung sinaing, katumbas no, 10. Tinipan ko dito yung pork natin, dagdagan natin ng tubig. Kasi luto na to, palalambutin na lang natin. Tapos siguro, timpla sa dulo. Plus ito, may sinaing dito pre, na nilagyan ni Chef JP nung ano, yung dilatang pata. Oo, dilatang pata. Oo, oh, ayun, tira mo. Hindi nalagay sa pancit? Oo, oh, meron tayo sa bahay niyan, pre. Ayan, no? Medyo kinakabahan lang ako sa sinaing natin kasi ang hirap nung hindi mo kabisado yung bigas, hindi mo baka kabisado yung kaldero, di ba? Sige. Bukas ata yan? Patay po. Patay, okay, sige. Habang naluluto to, doon na tayo sa pangalawa natin. Simplihan lang din natin kasi 2:30 na, wala pang nananghalian, pre. Parang stir-fried beef with bok choy. Parang ganun, di ba? Yan. Yan, sige po. Okay. Ano lang si Chef JP? Masingit lang ng konti. Maganda yan. Ano kasi, collaborative work kasi to, pre. Laban na yan. Laban na. Oh. Yun! Ako, pre. Pakilang lagay lang. Lagay ko na lang doon. Alatan ko ba ng konti to, Chef? Sige, konti lang. Tapos yung beef natin. Ano yung with mushroom? Bok choy. Yan. Kaya kaya ng wok mo? Or seasoning. Tapos na delay lang ng konti, pero lalagyan natin ng konti sibuyas yan. Ay, Kuya Kim! Kuya Kim na tanga! Ano bang maibabahagi mo sa amin? Wala, kasi tanga nga ako, diba? Ikaw, bobo ka rin eh. Ano? Pasensya na lang. Feeling na tupok outdoors. Saya? Saya, iba. Kaya pala ginagawa mo to. Masaya, sobrang saya ng feeling. Hoisin, pare. Umpete po. Kunting asuka lang kasi sarasahan nga natin to. Naku! Naku, dami magagalit. Kunting tubig. Fresh spring water straight from Malabon. Diba? Eka lang, ano ba yun? Kasi may spice rack nga tayo dito eh. Diba? Wow! Oh, siguro lagyan ko ng ano. Lagyan ko na, sige ito. Ay, hindi, may... Hindi, ito. Kunti lang 5 spice. Yeah, konti 5 spice lang. Para 5 lang. Hop, check lahat yung kabila. Napaka-convenient talaga na ito. Hindi po ito sponsored ha, pero Tepal. Baka naman, di ba? Lagi yung gagamitin yan, di ba? Di ba? Wrangler Jeep, baka naman. Oh, Jeep, baka naman. Tama. Dati pangarap ko lang tumaba eh. Tsaka, may mga ibang pangarap rin na parang... Natupad na eh. Anyway, lagyan natin ang cornstarch daw, pare. Matindi pumanat si Chef Dix. Ano? Boy, ba't kami? Hindi mo kami mamura pag kinakanaka namin ng ganun. Trabaho. Oh, habar tayo. Ano? Galing talaga na itong tipal. Ingenyo, oh. Grabe. Ingenious talaga. Convenient. Aray. Oh, cornstarch water mixture. And that's it! Kabisado na eh, no? Umpiti po, a bit more. Ay, sir, hello po. Pasensya na po, maingay po kami. Ganun lang po talaga sa YouTube. Amoy lang. sana pati lasa rin. Grabe, oh. Parang di nalayo sa Malabo, no? Sir, wala naman po kayong food allergies or restrictions? Nice. Sana all. Sesame all to finish. Yan. And that's it. Yan. Nasaan na ang ating mga plato? Plating. Nasa along case yun? Plating! Mm-hmm. So, ibang tao, pag tinitingnan pa lang daw nila ako, nabubusog na sila. Ganon din sa pagkain. Sino sabi nun? Sino sabi? Masa mag-roll lang kayo? Tangan, daing tanong.
bad trip ang puta. Hindi naman sinabing ganun yung sabihin. Hirap makisama sa inyo. Pero pag... Uy, yan na. Asan yung scrub daddy ko? Tayong dalawa, girl, magkakantahan na. Yan, medyo hindi na ganun kagandahan yung bok choy natin kasi nga tinravel ba to all the way from Balintawak Market. Magaling lang natin ilalim. Yan, pero yung mga lusaw-lusaw na ganyan dahil nga, wala eh, minsan talaga, hindi maganda. Oh, may lusaw-lusaw talaga, diba? Ha-ha! Isubo mo, aray! Yan, ugas-ugas lang pag may time. Pag walang time, wag na. Bonus-bonus. Laban na yun pag walang time. It's upright. Mm-hmm. Norem, ikaw, paprika. Meron. Norem ako malam. Sweet, smoke, spicy. Wala, smoke lang yan. Ano pa ba gagawin sa talong, di ba? Ihawin lang naman. Bok choy going in. Wow. Kunti lang yan. Mushroom powder, tol. Yeah, tikman mo, chef. Mukha na siyang pagkain na isda. Mm-hmm. May lasas sa lasada. Mm-hmm. Talaga ko naghanap nito, hinahanap ko ito dahil kay David Chang eh. Diba? Diba? Okay na pero nakukulangan ako par. Kahit binigay mo lahat, kulang pa rin talaga, no? Pre, ito matindi oh. Nung nabubuhay kasi ako nung 90s, kailangan namin ito para makasagap ng ano, 90s daw? Channel. Kapal na mukha mo, 70s ko eh. Kapal na mukha mo, wala sa script yan. Anyway, tara dito Jerome, masyado malayo si Ian. Diba, natatawa ako yung sa mga ano eh, nag-i-Starbucks, tapos may dalang sariling straw. Ano yan, ang liit. Ang liit, ako straw ko ganyan, hanggang kabilang table, kuha. Hindi, pang ano to, pang ihip to. Huwag nyo lang ihigupin, par. Uy, good item ah! Ayos ah! Ayun oh. Concentrated yung buga ng hangin. Diba? Sir, lakas yan, sir. Last to, sir. Lakas. Lagay mo mukha mo dito, tunaw. Lang para gihiwalan tayo ng sitaw dito. Kung bakit, hindi ako sure. Pero pinapanindigan ko ang mga desisyon ko kasi ako isang responsibleng adult. Hindi ko alam kung ano mangyari sa sitaw na to. Basta ang gusto ko, ilagay siya sa taas. Nung, bagyo beans, bok choy natin. Ang dahilan kung bakit ko lang iniba, kasi medyo pahaba-haba na siya eh, alam mo yon. Parang gusto ko rin lagyan ng pork, total, andito na rin tayo eh. Pugi naman yan. Pugi. Sir, vlogger ka, sir? Hindi. Hindi ka vlogger? Hindi. Dahil mag-vlogger ka, sir? Tika-kain ka lang? Ako rin eh. Mulolokoy niya, biglang makawala yung jeep natin. Joke lang! Vlogger ako, joker ako. Okay, naglagay lang ako ng konting ground pork. Kasi nakita ako siya. Ngayon, kung sino yung susunod kong makita, ilalagay ko. Wait lang ha, medyo matubig lang yung beef na, yung pork natin. So yung dish natin na to, may pork na, may beef pa. Gusto mo, lagay ko na rin ng ibon. Hindi ko alam kung nakita ba ng camera, pero nilagyan ko ng gochujang to. Pare. Ayan. Yarn. Diba, nagkaroon ng layering ngayon. Tapos garnish na lang tayo. Sesame oil and that's it, pare. Meron na tayong dish na I do not know what this is. Sir, ano tingin mo dyan? Sarap? Mukhang masarap. Mukhang masarap. Parang ako, no? Pero mamaya natin malalaman yan. Malalaman natin yan. Tama, mamaya. Patapos na ako dun sa lunch natin, late lunch. So medyo magsisimula na ako ng prep para sa dinner natin, par. So parang gusto ko lang gumawa ng ano. Diba, usually gumagawa tayo mashed potato three ways. So, oh. Three ways. Ngayon gagawa tayo ng tatlong klase ng patatas or root crops. Gagawin natin siyang mashed potato one way. So meron tayong patatas dyan, lagay natin. Okay na ako dyan. Tapos, meron tayong tekamots dito. Tapos, meron tayo ditong gabi. Kahit maliwanag pa. Okay. Ngayon, yan, chicken oil, par, syempre. Tapos, asin lang. Yan. Tapos, mainit ba to? Parang yung ginawa ko rin kanina. Salang natin sa camp oven natin, pre. Yan. Kung gaano katagal, hindi ko alam. I don't know. Nasa ano tayo? Approaching 500 degrees Celsius. Hindi pala Fahrenheit pala to. So, meron pa tayo siguro less than 1 hour, sabi Chef JP. Eh, gusto ko pang humabol ng isang dish. Meron tayo ditong semi-frozen pa na brined na manok na pang fried chicken sana namin, pre. Eh, sayang, di dalawin na namin kasi abot na naman tatlong taon sarap yan eh. So, chicken oil. So, parang isi-sear lang natin siya. Light sear lang. So, technically parang gisa na rin siya. Eh, parang ginagawa ko, pre. Tumunta yung manok pa rin. Lumipat yung manok sa kabila. Teka lang, wag ka dyan. Hindi ka dyan. Dito ka lang. Dito ka. Masama ka. Ang apit bahay. Ang apit bahay ka.
Marami salamat nga pala sa Jeep. At syempre sa Overland Games, pati kay Sir Ad sa setup natin, di ba? I love you all. Okay na ako sa Sir Neto. Ayan, ang ganda ng kulay paro. Di ba? Okay na ako dyan. Lagay muna natin yan dyan. Hinaan muna natin yung apoy natin. Pati si Buya Slampar, kasi ba't nga naman hindi? Why not? Una, choke nut, poke nut dito sa kabinte. Uy, isubo mo ha rin. Pero tayong talong na inihaw dito. Actually, parang ano lang siya, slow roasted lang siya, hindi yung sunog na sunog. Yan. Tapos, susubukan ko lang gawin tong parang thickening agent ng ating sarsa. Subok lang, ayan. Bubulat-latin mo yung talong. Mama, kung kulang yung kutsara sa bahay, andito sa kabinti. Yan. Subukan natin kayurin yan. Ayan. Kung may masasamang mang ilang-ilang piraso ng balat, okay lang. May kilala nga ako, puro balat eh. Chap-chapin lang natin ng konti. Alam ko durog na siya, pero wala lang. Yan, lagay natin to dito sa ating manok. Yan. Enough na tong talong na to para ma-thicken yung para pinaka-sauce natin. Kailangan kasi to nakatilt ng konti dito. So, ito yung mga bagay na malalaman mo sa first time, pag first time kayo nag-camp, di ba? May mga adjustments kayong konting gagawin. And okay lang yon, normal lang yon. Kung ayaw mo nun, okay lang naman. Wala naman problema nun. You do you. Asa yung gochujang natin? Gochujang, par. Yan natin dyan. Subukan lang natin i-ano yan. I-kalat doon. Ito ang bago kong favorite eh. Favorite? Yan. Siyempre, mushroom ano yan, mushroom powder yan. Pero siyempre, hindi lang yon, pre. Hindi porket may bago ka na, kakalimutan mo na yung dati. Yan, chicken powder. Tama daw, tama daw. Diba? Ayan, pre, tinan mo, medyo lumalapot na nga siya dahil sa longta. Ayun, ayun, oh. Diba? Yung goal natin ngayon, ang tanong, maluluto ba to sa time frame na meron pa tayo? Yan ang malalaman natin mamaya. So, balikan nyo ako dito after time. Yung unang-una nating niluto ay sa wakas, luto na. Pare. Yung ating pork belly, I'm not so sure what this is. Ayun, oh, wala na siyang sarsa, mantika na siya. Yan mismo ang hinahanap ko. Yan. Tapos gusto ko lang meron. Puh, anong lasa yun? Alam mo, may gulat na factor na gano'n. Hindi ko na uulitin yun. Puh, anong lasa yun? Hindi ko na uulitin yun, pre. So meron tayo ditong Magnolia Quick Melt. Sorry, Magnolia Quick Melt. Yan. Magnolia, maraming salamat. Yan, buo-buo lang, pre. Kasi sobrang quick niyan, tapos na agad, oh, diba? And hopefully enough yung residual heat niya para hindi siya matunaw ng tuluyan, kundi mag-soften lang para chunky pa rin yung keso. Hindi ko talaga sa chunky eh. Yan. Alisin na natin takip na ito para mag-reduce na siya. So ito okay na to. Ngayon masyado siyang rich kasi merong pork, merong cheese, merong butter. Naghahanap ako ng something that will cut through the richness. Eh buti na lang nakita to. Nasaan na yun? Buti lang nakita namin to. Ano yan? Horseradish. Ito baka hindi to magustuhan ng lahat. Pero ba ilalagay? Kakainin mo ang ilalagay ko sa plato. Yan. Yung roasted garlic, sorry, yung roasted lemon na ginamit natin na sinama natin kanina sa ano natin, sa sibuyas and sorry, sa kamatis natin. Yan. Ang roasted lemon, matamis yan. Nakuha ba yung mukha asim ko? Hindi, boss, okay lang. Okay. Konti lang. Kasi may sufficient na asim na siya. Konti lang para uy, asim, may gulat na ganun. Oh, uy, uy, wag na nakaw, oh. Buti lang may dala akong garlic dito. Garlic chips. Ay, hindi galing sa kabilang tingin. Hindi mo ginuha yan. Hindi ninakawad din ang food sa kabilang tingin. Kahit kailan, hindi ko gagawin yan. Fried shallots. Shallots ka na. May natawa doon. Salamat, sir. Gusto nyo fried shallots ko? Sige ba? Okay, gamitin nyo na lang muna. Konting berde lang. Mga 7-8 pieces lang. Grabe bilang na bilang. Tumpok ko sa gitna. And eto na ang ating pork. I don't know. Ah, dito. Saan to, chef? Dito. Ito? Wait lang, boy. May inakalaban. Yan. Davo. Nire-reduce ko na lang ng konti. Pero nag-iisip din ako ng parang garnish niya pa. Hindi ko sure kung ano eh. Pero since may talong naman tayo dito, and talong naman talaga yung tema nito, napakahilig ko talaga sa talong, eh, ito na lang gamitin natin. So gawin lang natin ginawa natin kanina, wakwakin natin yung talong. Pero yung roasted garlic na, yung ano natin kanina, yung garlic natin kanina, yung confit garlic natin, nalagay mo dyan. Ayun. Sumukan natin kung mayiging paste to. Manok to. Manok, gochujang talong. Talong yung pinaka-thickener niya.
bagay sa kanin. Mm-hmm. OMC Mice. Nandiyan yung talong. Yes, OMC. Ngayon natin ang konting toyo, cause why not, una chocolate coconut. Diba? Natin. Mm. Matamis yung garlic natin. So medyo enhance pa natin yung sweetness niya. Yung savoriness muna, lagyan natin ng mushroom powder. Yan, tsaka chicken powder. Yan. For added texture, lagyan natin ng pumpkin seeds, pre. Yan. Kasi savory super yung ano natin eh. Yung dish natin eh, diba? Tapos para lang din sa, ewan ko, green peas, nakita ko eh. Buti hindi kita nakita na una. Nilagay ko sana kita dito. Tapos yung chicken natin. Ano dyan? Pockets of flavor. Para hindi bawat subo mo pare-parehas ang lasa. Subo ka ng subo, tapos pare-parehas. Huwag ganun. At eto na nga pre ang ating chicken. I do not know as well. Diba? So, kainin na natin to. Hey, gusto mo rep mo muna? Eh, di. Rep ko. Joke lang. Liga na lang. Rap sa'yo. Alright. Here we go. Siya pang galing mo? Mas magaling ka. Hindi, mas magaling ka. Hindi, ang gusto ko sa'yo kasi happy ka eh. Ay, oo naman. Kitang-kita ko rin naman yun kay Chef JB kasi nandito kami sa elemento namin. Hindi, elemento niya ako. Elemento kasi nang kasama niyo elemento ko eh. Pero nakapagluto kami, napalibutan kami ng mga kaibigan namin at mukhang napakasarap ng pagkain kasi appetizer namin, tira mo. Tira mo, par. Oh, it's upside down. Taob. Natawa Chef JP. Hindi, pero Chef, ano ba yung mga niluto natin dito? Baka okay, pwede... Ikaw muna mag-start. Wait lang, may nori. Kasi... Okay. Start tayo sa pinaka-last mong niluto. Ito ay... kasi meron na kaming naka-brine. Naka-brine na chicken. Pang-fried chicken talaga siya, actually. Explain mo sa kanya yung brine. Yung brine is basically submerging your chicken in... salted water in a brine, basically. Basically, pang fried chicken namin yan, medyo gahul tayo sa oras. So, kung ano na lang nakita ako sa freezer, yun na yung pinagdala ko dito. So, ginawa ko siyang, hindi ako pressured na magkaroon siya ng lasa sa labas kasi brined na siya. Mm-hmm. Diba? So, nag-focus na ako ng konti sa sauce. Yung sauce natin ay talong and gochujang. Wow. Oo. Yun yung binaka-base siya. May onions, ganyan. Mukha siyang apretada, pero I promise, hindi talaga. May konting anghang siya, may konting tamis. At yun, mukhang masasabuhan ng mga ulam natin kasi umaambo ng konti, pero okay lang yan. Tapos, meron yung nakita niyo yung ibang kulay. Ano siya? Talong, roasted talong, grilled talong, pero sobrang slow grilled lang, so walang tusa na nangyari. Tapos, nilagyan ko siya ng roasted garlic. Mm-hmm. Sorry, confit garlic, confit in butter. Mm-hmm. Tapos, tinamisan natin ng konti and ayun, yun siya. So, may konting contrast lang, savory, sweet, ganyan, spicy. Tapos, etong ginawa ko, ito dapat yung pinakahuli kasi ito yung pinakamadali. Basically, parang ano lang siya. Yung beefed bok choy. Actually, mas makapal siya sa sukiyaki ng konti. Okay. Parang double the size. Tapos, lagyan ko na kung ano-ano. Sa dami na din na wala kami din ng oyster sauce. So, hoisin na lang yung ginamit ko. Tapos, ginisa lang yung bok choy. Nor seasoning, of course. Tapos, yung taas natin, giniling na may sitaw. Gusto ko lang magkaroon ng layering of colors. Mm-hmm. Sa isang tumpok lang na ganyan. Tapos, chef, eto. Yan yung pork, I don't know eh. Yan yung inspired dyan sa'yo nung nag-shoot tayo ng isang luto natin sa Bake Studio sa Makati. Naalala mo yung ginawa mo doon, yung puro liyempo lang. Tapos ilagay mo yung mga buong kamatis, sibuyas. Tapos nung naluto, nilamutak lang ni Chef JP na ganun. Diba? Mm-hmm. Kasi inspired sa kanya, kaya masarap yan. Tapos, may surprise sa loob yan. May mga keso sa loob yan. May chunks ng cheese sa loob yan. At hindi siya melted, soft lang siya. So pagkuha mong ganyan, hindi siya magiging parang... may cheese sauce. Medyo chunks pa siya. Tapos meron lang gulat sa taas na horseradish. Para may, ano yun? Para may ganun. Tapos, yes, may sharpness. Tapos, kasi wala na sharp sa kanya eh. Kasi ang tagal niya niluto eh. Right. Plus yung pickled chilies natin. Tapos yung daladala kong garlic chips saka fried shallots ako may dala nun. Chef, kayo muna gumamit nun ha. Diba? Sige. Galing sa box namin. Yeah. Thank you, chef, sa ingredients. Pero ano ayan sa'yo? Ano ba yung mga sa'yo? So, yung ginawa mong pork, I don't know, babagay yan dito sa ginawa natin sabay. Oo, na rice, I don't know as well. So, basically, it's rice flavored with one can of pork leg, sautéed mushrooms. Yes. Tapan na natin para mainit pa. Mm-hmm. Prawns, ginawa ni Chef Kim. Chef Kim. Naglilinis si Chef Kim ngayon. Ito yung salt and pepper squid po, Chef. May ano to, no? Nori. Nori with sugar. To kanina. Every step of the way, sinasabi ni Chef Kim sa amin. Tikman mo to. Habang... Ito.
Nag-i-evolve yung lasa nito. Siguro nakalimang tingam ako dito. Ibang-ibang lasa rin talaga. Saka ila, parang 3 times ko siya tinweak kasi kanina parang then hanggang yeah. Okay, yeah. So okay, I think gutom na yung mga kasama. Mm, kain na tayo, kain na tayo. See, tingnan mo, may hawak ng pinggan. No? Hawak ng pinggan, no? Mm. Okay, yan. Okay, so yun nga. Ito yung ating condiment section just in case gusto nyo spicy, a little bit of chili oil, fried garlic. Okay. Alright guys, dig in, have fun. Kain na, kain na, kain na. Shoot kasi ayun na umuulan, so hindi namin napakita yung simula. Sila Chef JP ang dami nang tinitira doon ngayon. Ako nagluluto lang ako dito ng wake up action bakey. Ano lang to, ayun na medyo lumalakas na ulan. Ito ang challenge pagdating sa camping, bro. Yung mga hindi mo naiisip eh, actually naisip namin to. Sabi lang namin hindi kami malas eh, malas pala tayo. Oh, winati ko, ganun tuloy. Hindi ka nag-alay ng itlog, yan, problema sa'yo. Ayun, so basically gumagawa ako ng gising-gising dito. Pero dahil walang gata, ang ginamit ko ay all-purpose cream. Candied pork, pare. Pork belly naman, namis-namis. Halika dito, halika dito. Oh, matamis eh. Matamis eh. Kapilido mo, wonke. Tikman mo to. Tikman mo to. Tikman mo. Parang tosinong hindi. Oh, umisa pa! Umisa pa! Nagustuhan. Oh, 'di ba? 'Yon. So okay na tayo. May one dish na agad tayo. Actually, ang ginagawa ko ngayon, halos puro gulay kasi sobrang daming protein nila Chef JP. Meron sila dumpage, yempo, dinosaur, demonyo, lahat ng pwedeng lutuin meron sila doon eh, 'di ba? So wala silang demonyo, nandiyan kayo. Servus, 'di ba? So ang daming ang protein ang ginagawa nila Chef JP at ako ay naatasan sa condiments. At napakadali lang gagawin ko achara 3 ways. Magsimula tayo sa ampalaya achara, pare. So lalagyan lang muna natin ng tubig yan. Yan, fresh spring water from Malabon. Yan, tapos ibababad lang natin to sa tubig na merong asin. Kung makikita ko yung asin ko, ayun nakita ko na. Yan, lalagyan lang natin ang asin yan, tapos ibababad natin for 30 minutes. Yan. Ngayon, yung iba pa natin gagamitin sa achara ay gagawa lang tayo ng pipino tsaka labanos, pre. Lahat sila lalagyan natin ng sibuyas para lang may kulay ng konti and baka lagyan ko lang ng luya para lang bad trip si Alvin. Pwede nyo hiwain ang manitibis yung labanos o kaya pwede nyo gantuhin, dugasin. Peeler-peeler nyo na lang, di ba? Pwede yan. Parang ikaw, peeling ka eh. Bang bagong ninong Ray, wala salamin, no? Shit, asa nga ba yung salamin ko? Boom! Ninong Ray na. Kanina, mangkanor eh. Ito na yung achara 3 ways natin para nakahanda na. Nilagyan ko ng luya para mabadrip si Alvin. Tapos yung pinaka ano natin, pinaka sabaw na achara natin, madali lang yon. Dati sinasabi ko na equal parts ng suka at asukal. Mm. Pero may natikman ako nung nakaraan. Oy? Hindi sobrang asim. Pero saksaka ng sarap. Mm. So palagay ko, hindi sobrang asim. Oh. Medyo lang. Hindi, sobra yan eh. Pwede na tayo mag-content ulit? Pwede na, boss. Pwede okay. Na. Anyway, yun nga, medyo maano siya, medyo matabang siya ng konti. Tapos, so konti na yung asukal niya. Chef, may asukal pa kayo? Naman ito sila Chef JP, pre, oh. Nagluto ng ano, Lola ni Moana. Oh. Oo nga eh. Yung Disney movie ng mga bata. Ito, sinasabi ko lang yung totoo. Chef JP, binigay sa atin brown sugar. Sige, gawa tayo brown sugar achara, pre. At nga naman hindi, why not? O not, chocolate. Chocolate. Tapos, ba't nga naman hindi? Ito, maasim pa. Kung wala lang nakatingin, lalagyan ko ng buko sa kiligili dyan, pero lemon na lang. Grabe ka, ba't wala? Ayaw mo na ba? Konting alat lang, so lagay natin yung Dota stats ni Alvin. Hintayin lang natin kumuluto, tapos okay na yun. Wala pa. So medyo okay na yung achara ko. Wala siya masyadong lagnat. Lalagyan ko siya nitong Old Bay seasoning. Luma na pala yun. Oo, naririnig ko lang ito kay Alton Brown, pre. Yung Old Bay na yan, pre. Parang ano ito eh, ginagamit sa Cajun cooking ata. Tapos karaniwan, niluluto gamit ang mga seafood ba? Mga ganun.
So, okay lang dito siguro. Tapos konting tease pa, since brown na naman yung achara natin dahil brown sugar, nabot sa akin ni Chef JP. Parang sinisisi mo sa Chef JP. Ay, yun yung interpretation mo. May inaano kay Chef JP. Pagka ganun, huwag mong titirahin patalikod. Paharap. Paharap dapat. Ayan, sir. I love you. Nakita mo naman yung katawan niya kanina, naghubad. Tapos kaganyanin mo pa ako, boy. Parang namang ano ka sa akin. Tapos bubuksan lang natin dito. Oh, may atsara three-way sa tayo, pre. Grabe, ang bilis. Oh, ganong kabilis. Parang ikaw lang. Na talaga. Ano? Kahit hindi first time, ang bilis mo pa rin. Check, ay, ano dito? Palang mukha niya. Ayan, pare. Okay na. Pato muna yan. Papagbayin ko yung insekto sa mukha ni Jerome. Ngayon, ginagawa ko. Di ba yung ito ngayon, yung mashed potato? Na inanong kanina. Nangyayaw kay Chef JP ng kalabasa. Mm. Diba? Para apat na klaseng starch. Uy. Ngayon eto, pwede mo nang tuktok sa ulo ni Ian. Huwag naman. Medyo matigas na siya. So tutungkabi natin yan. Para, boy, parang bumalik lang tayo sa dati nating kusina. Nauulanan tayo. Oo. No. Diba? Ganun. Ang kapal ang mukha mo, anong tayo? Ako lang yun! Nauulanan tayo, pre. Atas, pare. Yan. Medyo iba ng dating ito kasi wala lang. Iba lang. Alam mo yun. Clarified butter, pare. From the outside. Kung ano ang clarified butter, yun yung butter na kinlarify. Teka lang, nag-i-explain pa ako. Shit, nasira ako pa. Nako, hala, Chef JP, oh. Sinira po yung takip. Oh, hala, lagot. Sumbungirong puta. $500 daw yan. Sumbungirong puta. Sumbungirot. Kung ihiram ka na lang, naninira. Nung ninako. Bate mo. Hindi, waka mo yung handle. Pagpaka mo ha? Yan, so basically, lulutuin na lang natin. Medyo kakaibang take to sa pag... Inumulan na nga ng tubig, mulan pa ng gatas. Ibang take to sa ano, sa mga mash na ginagawa natin. Di ba yung ginagano, bubuusan ng ganon. Ito, iba. Bakit? Mulan kasi, tsaka na wala tayo sa kusina. Aparte na nyo, parang siyang mashed potato, pero kaso, nag-split yung sauce na parang... Sina? Bago naman. Okay. Kala ko, alam niya kung sino yung nagsisplit eh. Pero sinistik kayo. Off natin yan, tapos lagyan natin ng gatas. At tingnan natin kung ma-emulsify natin siya. Pero naglalagay doon ng itlog sa mashed potato. Ito, good sa to. Pero, I mean, nandito na rin lang tayo. Naglalaro tayo, di ba? Ba't di natin lagyan ng itlog yung mashed potato natin? Kasi, may lecithin ng itlog, emulsifier. Yun, di ba? Huwag lang siya may scramble agad. So, lagay tayo ng konti, i-temper natin. Yan, ang tempering, basically, dahan-dahan mong inaangat yung temperature ng itlog. Malapit dun sa itlog ng ano mo ay temperature nung main mixture mo kasi kapag nilagay mo yung itlog dyan na, no, na normal na temperature sarap pa ayaw namang patikim anong kwenta niyan anyway tempering dahan-dahan natin tinataas yung temperature nung itlog natin bago natin ilagay sa main mixture natin e, mararamdaman nyo sa stainless bowl yan kapag medyo warm na siya pwede nyo nang isama dun. Tapos adjust nyo lang sa ano sa taste. Pwede natin i-plating ito. That's it, noodles. Feeling ko maya-maya ng konti. Feeling mo lang yun. Oo nga, pero mag-split yan mamaya. I poop on my mashed potato, pare. Lagyan natin yun. Actually, yung gray poop on pwede mo ilagay sa lahat. Sa chicken. I poop on my chicken. Sa electric pan. Pwede mo sa electric. I poop on my electric pan. Oh. Oh, ilagay mo sa beef. I poop on my beef. Alam mo sa sandwich, I poop on my sandwich, di ba? Kahit saan. Sa toilet. I poop on my toilet. Pwede naman, sayang lang. In your bed. I poop on my bed. Under Amber Heard, baka naman. Yan natin dyan, sa gitna, bahala na. Kasi, tira mo to, hindi naman siya pinong mashed potato eh, di ba? So, okay lang magka-texture, di ba? Tama? Tama! Higa pa natin ang texture yan. Walnuts, pre. Uy. Ano yung gawa sa pader? Grade 5 pa lang, naririnig ko yan, joke na yan. Grade 5 kasi ako na lumabas yung Plants vs. Zombies eh. Uwe! Wala pa ang computer nun eh. Amoyin nyo. Di ba ang tindi? Grabe, ang tindi. Natin yan dyan, jatak-jatak lang. Para ka lang nagpapabango na mamahalin, papabuti ko itong 7 years. Tapos, okay na ako dito. That's it? Oh, that's it, noodles. Ito na pre ang ating wakey-wakey, eggs and bakey, gising-gising. And that's it? Hindi pa. Okay. Pinaghalo ko para itong sitaw at Baguio beans. Bakit? Para mabattrip si Alvin. Lahat ba ng Baguio beans galing sa Baguio? Hindi, iba galing Malabon. So Malabin siya?
Balbon bean. Hindi siya barbecue. Oh, iba to, ha? Oh, Yardi. Iba karakas na ito. Iba karakas na ito. Boy, may opening kami. Gusto namin bagong cameraman. Ganda pa naman ang katawan niyan. Chef James, may opening kayo, Chef James. Uunahan ko na. Yan. Oh, yan. Tignan natin dyan. Garlic chips. Yan. Tapos, eto, dry hot sauce. So, basically, chili powder siguro. Tama, di ba? And that's it. Ito lang ating gising-gising. Hindi ito gising-gising. Daming tao na iyakap. Yan, so medyo lumalala yung ulan, pero patatapos na naman yung ano namin, yung luto namin, ha? Medyo ba? Medyo. Tapos dapat, may pata ko nakasala mula kanina pa, i-crispy ko dapat. Eh po siya, baka matalsigan ng tubig ulan, magsabog-sabog. So suggestion Chef JP, isigang ko na lang daw. Eh hindi kami handa para sa sinigang. So gagawin pa rin natin sinigang yan, sinigang mix lang naman ang kailangan yan, pre. Pero meron tayong mga kakaibang collection ng ingredients dito, diba? Kailangan tayo chicken oil. Ayan na nga. That's what I've been saying. Yan. So meron tayo dito sibuyas, bawang, kamatis at mushroom, pare. So please stand back. This is gonna... Yan. Ang oyster, ang mushroom na gamit natin ay king oyster mushrooms, pare. Ayan. May konting browning na, pre. Okay na to. Nasabi ko ba may luya to? O may luya to. Sinabi ko na. So ang technique, pare, para mabilis lumambot ang ano nyo, ang pata nyo. Tira mo to, ha? Natutunan ko to kay Chef JP. Dalawa yung takip. Tira mo. Diba? Takip dito. Tapos may isa pa. Tira mo. Oh, diba? Ang lambot na agad. Kakasala na, 15 minutes lang yan, pre. Diba? Pwede kang kape dyan. Pwede. Pwede kang vlogger. Pwede. Lagay na natin yan dyan. Kung may kamyas yan, mas masarap sana. Ano yung lalo mo? Mushrooms. Mm-hmm. Tapos, Amidi, yes. Ang ating mahiwagang pakete. Sabay tayo. One. Shop. Uwi ko na lahat yan. Sarap. Ang sarap, pre. Oh, lagay na natin to. Yan. Tapos, dahil sinigang sa mushroom nga to, mushroom powder ang ilalagay natin. Ah, yung pala yun. Ayun. Galing. Anyway, so, pakukuloyin na lang natin to hanggang ready nang kumain. Tapos pwede na tayong kumain. Yeah. Got two wonderful chef, Chef Ninong and Chef JP, Joel Pedro. And the two assistant chef, si Kim and then si Jerry. Ilan yung assistant nyo? Dami. Marami po eh. Team Ninong na lang po, Team Ninong. Sa lahat po na pumunta rito para celebrate this feast, we like to say thank you. Actually, this is Siren Sanctuary. It's a setup initially proposed by Joel. Kasi he was into overland lake. So originally, it's a place for the deaf mutes. It's a school for deaf. Mm. We provide deaf education for the hearing impaired. May eskwela kami sa Dikot, and we teach sign language. And we also bring them to get to know the Lord Jesus Christ. Okay, so you are welcome here. Thank you for this celebration. And thank you for helping the deaf. Because you are here, in a way, in your video, will help the deaf. Tulungan natin ang mga people with disability. That is the bottom line. Amen. Yes. Okay, thank you. And please, take over, Chef. Over here, as they say, do not judge a book by its cover. But this is a beautiful pork belly dish that we've been braising for the past 5-6 hours, and then we smothered it with some Silent Sanctuary sauce. Oh! And then yung katabi, ano yan? Hinanap ko lahat ng root crop doon. Tapos gagawin ko sana ng mash. Okay. And napag-usapan natin na lagyan natin ng pumpkin. Okay. So basically para siyang potato, sweet potato, taro and pumpkin mash. Okay. Tapos, meron siyang ghee. Uh-huh. Nag-split. Ginamitan ko ng egg to emulsify. Mm-hmm. So, iba. Tapos, meron siyang feta cheese and walnuts for texture. Try mustard sa taas. Oh, nice. Interesting. Request lang. Pwede nang, can we give it a name? The Silent Sanctuary Sauce. Yeah. Pwede. Okay. Yeah, sige. Oh, very good. Thank you. Yeah, thank you. Ito kay Chef Jeric, yung stingray. Paano mo ginawa? Marinated po siya sa soy sauce, vinegar, the fried
ginger. Ah, fried ginger. Nice, fried ginger. Tapos yung sauce. Yung sauce niya, pickles, tomato, onion, lemon. Okay. And then okay. Chili, little bit. Okay, okay. Tapos iskaw yan. Ah, yes, oo. Ito, gumawa ako ng parang gising-gising. Wala tayong coconut milk eh. Oh. And si Chef JP before, gumawa rin ng gising-gising sa bahay. Ang ginamit niya, evaporated milk. I remember that. So, kumuha ko ng inspiration na ginamit ko ay all-purpose cream. So, yari na naman po tayo dyan. Tapos, very, very rich. Very rich siya. So, meron tayong sweet pork sa taas. Basically, parang siyang uncured tocino. Parang ganon. So, yeah. Maganda naman yung ano niya, flavor play niya. Speaking of inspiration, these two lovely ladies over here were hanging out in the kitchen. Kaya na paggawa tuloy kami ng vegetables for kids. Mm. And kinakain na nila ngayon. They seem to enjoy it. So I guess it's pretty good. Kayo tayo mga adults, maggulay rin tayo. Yes, syempre, syempre. And then si Kim gumawa ng ating parang gambas, no? Yes, gamba-style stir-fried prawns. So kanina medyo nahirapan kayo mag-peel. So now I peeled everything for you guys. We sauteed it in garlic. Tapos with Gina rin. And then sa ating sabaw. Yun, sabaw. Kasi alam ko, umuulan. Yes. Kaya gumawa kami ng dalawang sabaw. Kasi syempre, nothing beats a good warm soup on a rainy day. So that one over there is a sort of like a beef belly, beef ribs, bok choy flavored. Without the noodles. And then yung ginawa naman ni Ryan. Ito pong ginawa ko. Dapat po talaga crispy pata. Kaso, sa lakas ng ulan, baka po pumutok yung mantika natin dahil sa ulan. So, safety muna bago sarap, di ba? So, tinuluyan na lang namin ang sabaw. So, since wala kaming ingredients for sinigang, ginamit namin what's on hand. And that's mushroom sinigang. Nice. So, pata mushroom sinigang. And ginamitan din siya ng mushroom powder for flavoring, yes. Also, meron din akong ginawa dito, achara three ways. Kasi nakita ko, ang dami nilang ginagawang mga inihaw na bagay. So, gumawa lang ako ng quick achara three ways. Meron tayo ditong ampalaya, meron tayo ditong labanos, at meron tayo dyang pipino lang. So, bagay na bagay yan dito sa ginawa ni Chef JP na stingray. And nice. with everything else, I guess. So, I think, up to you guys kung anong gusto nyong unahin. Pero ako, I recommend the sabaw. Pero kung traffic dito, pwede naman mag-start sa iba. So yeah, free-flowing. Enjoy. Have a good night. Yes. Cheers! 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 Kain na, kain na! To better weather tomorrow. Yes! Para matayo ang tent. Thank you, thank you. Do you mind if we pray first? Yes, yes, definitely. Okay. Our Heavenly Father, we thank you for the provision of food you gave to us this evening. We thank you for the two chefs and their team, their assistants, who prepare this wonderful, wonderful feast. We also thank you for all the beautiful surroundings you created for us to enjoy. Thank you for everything. Bless our food, bless our fellowship, and bless each one of us that we come to know the Lord Jesus Christ as our Savior. Ultimately, what we're doing in this world is to honor you. Thank you, in Jesus' name. Amen. Okay, enjoy your food. Kain na, kain na, kain na. Wala nang hiya-hiya, wala nang hiya-hiya. Wala nang hiya-hiya. Help yourself to the wine, ha? Ay, thank you po, thank you. Ano yung natikman yun, ha? Hindi ko pa natikman yun. Kaya chef, yung baby pork belly sa taas. Ah, yeah, yung pork belly, oh. Not gonna lie, pare. Kanina ko pa tinitikman ito nasa taas pa lang. Every step of the way, para natikman ko ata ito eh. Kasi bawat dadaan ako doon sa camp nila Chef JP, may pinapasok sa bibig ko. Tikman mo ito. Ganun eh. So, sarap. Sobrang sarap. Parang, yeah, bok choy inspired, pero without the noodles. Ano, low carb bok choy. Sobrang lambot pre, tapos manamis-namis, di ba? Sarap ikaw, natikman mo na kanina eh. Oo. Sarap. Ibang klase. Sana ganito, ang galing magluto. Sarap tong bok choy, no? Ang klase yung bok choy, no? Ha? Kakagising lang, pre. Itimpla muna tayo ng kape. Uy. Sir, magkano dyan, sir? 55. Mura. 55. Bali, 10 isa. Oh. Doble kape tayo, pre. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Bakit? Sobrang sarap talaga. Like, ano mo yun, presko, hindi aircon, pero malamig, pre. Ah, diba? Oh. Sarap.
naipahinga ako nitong mga nakaraan linggo kasi wala talaga tayong tulog, pre. Tama. Alam mo naman yan, dahil sa dami natin ginagawa. Tama. Ngayon lang talaga ako. Parang ito na yung pahinga natin. Oo, diba? Pero may trabaho pa rin. Oo, may uhabart pa rin. Ngayon, hindi na ako nakapagluto kasi sila na rin nagluto. Ngayon sabi ko, la, luto na kayo. Wow, parang planado mo. Oo, tapos sabi nila, di, pahinga ka lang dyan. La, okay. So magkakabi-kabi muna tayo, pre. Double shot to. Ay, double shot? Oo, kasi medyo... Uy. Pero malapit naman sa katotohanan. Ay, ang galing. So magkakabi muna ako. Tapos magluluto sana ako. Kaso nagluto na sila. Oo. Punta tayo sa kapitbahay. Kaya natin yung mga niluluto nila. Sa tulog mo? Sarap ang tulog ko. Sarap, no? Tangina, best sleep I had in weeks. Sobra. Hindi nga ako nakatulog maayos. Ano yung mga factors na sumarap yung tulog mo? Malamig. Number one. Malamig. Parang ano, parang aircon kahit walang aircon. Tapos, company. Maamin tayo. Tama, tama. Tsaka, yun na. out of the city na kasi. Kaya, ano, iba na. Pero ano ba yung niluluto nyo dyan? Siyempre, tingin nga ako. Hindi na nga ako nalaman, pre. Hindi na nga tayo nakapag-set up ng kusina. Wala na, oh. Diba? Hindi na, kape na lang. Kape na lang doon. Dito na lang. Dito na tayo. Dito na tayo. Tapos dito na rin tayo mag-surf. Oo. Oh. Ulan eh. Dami nyo sausage. So, mga sausages sila, Chef JP dyan. Ooh. Yan. Fried rice. May yempo. Ito may ano, pagi pa to, di ba? Pagi. Wala tayong toyo, pagi na lang. Pagi, grabe, walang toyo, pagi na lang. Gawin mo na lang parang suka, ano? Ito, thick-cut bacon. Ay, hindi. Cured meat yan. Pans, parang ano na, pan-seared na lang. Oo, ganun na lang. Siyempre, gamit nyo pa rin yung ano natin, high camper disco natin. Grabe, no, pre, no? Ibang klase, no? Very versatile. Tapos pagising ko, ito na yung mga kaharap ko. Yan! Pagising ko, may kusina at may pagkain na. Yan! That's the life. That's the life. Eh, boss. Oh. Boss. Eh, kagabi kasi hindi ako nakatulog ng maayos. Oh. Parang lumilindol. Hindi ko kung bakit. Hindi, hangin kasi yon. Kasi yung sasakyan natin medyo mataas, tapos naka-deploy yung mga awning. So, para siyang wind sail na malaki. Ganun yun, oh. Ano ba? Parang diba? Grabe yun, lindol eh. Ganun, tapos may sumisigaw. Ano sabi rin sigaw? Ha? Tawag dyan, likha ng imahinasyong. Okay. Oo. Sige po. Sige na. Huwag na muna natin guloyin sila dito. So, hindi na ako magluluto. Kasi sabi nila eh, gusto nga sana magluto. Ikaw, sabi nila, huwag na. Talaga? Oo. Kawawa ka pala. Kawawa talaga ako. Oo. Oo. Sige, papahinga na ako. Well, part ka na ng aming kuya family. Ayan. Iyon. Diba? Kuya, wag po, di ba? So, sila Chef JP, nakagising nga lang namin. Sila Chef JP, doon ang dami na nakaprepare na kung ano-ano. Eh, nakakahiya, wala akong ambag. Buong buhay ko, wala na akong ambag. Ngayon lang ako nagkakaroon. Pagkakataw, umambag. Mag-aambag tayo, pre. Oo, gawa lang tayo ng konti. Ay, ano yan? Oy! Alin? Oy! Alin, alin? Panupit naman pala niyang ginagawa. Ah, puta. Oy! I-set up na natin yung kusina natin ng mabilis. Set up lang natin sa glitcho kanina natin kasi mag-aano tayo, magsasaing lang tayo dito ng ano, no. Ng quinoa. Wow, quinoa. Quinoa. Para kanino ba yung quinoa? Para kay Ash, sa akin. Hindi kasi, alam naman ang mga inaanak natin na diabetic ako. Oo. Matagal na rin naman talaga ako nagki-quinoa. Hindi ko alam. Kapal lang atay mo. Tapos naghahanap lang ako ng excuse para magkanin, alam mo yon. Kasi ay mo lang mabilan sa labas. Eh ngayon, ngayon, nagka-camping tayo. And may dala tayo sariling kusina. Oh, the sun is out. Yan. Medyo ayoko pang mamatay. Bakit? Ba't medyo lang? Hindi, medyo maganda kasi mga nangyayari sa buhay ko eh. Oh. Medyo lang din. So, kamatis. Gawa tayo ng ensaladang ano? Itlog na maalat. Iba tinatanggal pa yung kulangot ng kamatis. Ako hindi na. Hindi yung ano, puwet ng kamatis yan. Tomato anus. Yan, yung iba tinatanggal pa yan. Ako, it doesn't matter. Makain nga ako ng tunay na puwet eh. Nang manok. Ayaw. Yung kulangot ng kamatis, ito yun, pre. Yan. Tapos sibuyas lang. Hindi ko alam ba't pinapakita ko pa sa inyo to. Alam nyo na to eh. So, itlog na maalat ang next natin.
Sa pagkatapos nito, hindi mo pa may pagkakailanan na nagluto ka nito. Tama. Kulay Barney yung kamay mo pagkatapos nito. Salted egg. Ito lang, ensaladang ano lang. Ito na may pipino para mabad trip si Alvin. Basically, yun. Natitin ako, may protina pa ako magawa. Oh, saksakan ng daing protina na eh. Ito, uni omelette. Uni omelette, pare. Ah, oyster omelette, oo. Bawasan na ng oysters. Bigay na natin kay Ryan. Okay. Marami ang oysters. Apat na kilong peeled. Para, ano ang purpose ng oysters? Pampatigas ng... Ano? Katawan. Katawan. At puso. Mm. Pampatibay oh. ng? Pampatibay ng, ano, tuhod. Pag ikaw, skin white tie ko mamaya, pre, sabi ko sa'yo, di ba? Ay, Diyos ko. Ano yan? A4 Wagyu? Oo. Yun lang. Steak and eggs. Steak okay and eggs lang. Okay lang yun. Okay lang yun. Oh. May kapitbahay natin, may kayabangan ng konti. Wala akong masabi. Malupit doon. Ako na yung inalok. Siya pa yung mayabang. Tapos, iba nakikita ko, hinihiwa pa. Ito, natutunan ko sa bahay. Yung kinukutsara na lang nilang ganyan. Pero tipak-tipak na. Diba? Mas madali nga naman. Yan. Ginagawa ni Mama dito pag sa bahay, tinapa. Oh, 'di ba may tinapang ganyan. Tapos maraming kinchay, 'di ba sa bahay, no? Maraming ganyan. Tapos mas masarap 'yung kinabukasan kapag nagsasabaw na. Mm. Yung masarap. Sarap talaga sa umaga pag nagsasabaw. Borderline panis. Oo. Oh, yeah. Borderline panis. 'Yun 'yung pinakamasarap talaga. Pwede pa 'yan. Oo, oh, eh nagmamadali ka na. Manalaman mo lang noon lang siya, hindi na pwede. Pipino, again, para mabad trip si Alvin. Pero, respeto pa rin kay Alvin kasi tatanggalin ko yung loob. Ayaw ni Alvin yan eh. Tama. So, eto na siya. Okay na siya. Kulang na lang tayo ng isa pa, which is yung ating sauteed oysters. Oo, na ilalagay daw natin ito, donation ni Chef JP. Gawin na natin yun. Yan, okay. So, sauteed oysters nga, pre. Yan. Dami nung binigay ni Chef JP na oysters eh. Grabe. Truffle oil. Panggigisa lang natin ng oysters, pre. Truffle oil. Naku, magagalit Gordon Ramsay sa atin. Naku, nagot. Where is the lamb sauce? Grabe, oh. Dami, pre. Oh. Oh. Malupit kasi dyan. Nakabalat na. Nakabalat na. Hindi na ako mag-aamid eh. First time kong buong buhay ko, first time kong mag-isa gamit ang truffle oil. Mas marami pa yung oysters natin kaysa doon sa salad itself. Hugas na akong kamay, pre. Matambucho? Hindi, dito nga. Yan. Mientras ginigis ako ng ginigisa, lalo na nagtutubig na ng tutubig. Nung pag ang weird nga eh, iniinitan mo ng iniinitan, kumakatas ng kumakatas. Ganun talaga. Weird, medyo weird, hindi ko gets kung ba't ganun. Pero, oo nga. So ang gawin natin, tanggalin na natin to, ilagay na natin yan dyan. Yan. Ngayon, parang ayoko naman sayangin tong katas na to. Parang gusto ko siyang gawing sauced ba? Yun. Oo. Tsaka ang katas hindi sinasayang. Tama yan. Tsaka feeling ko, eto na yung oyster sauce eh. Uy. Feeling ko lang ha, I might be wrong. I could be wrong and most of the time, I am wrong. Pero tingnan na lang din natin. Diba? Yan ang maganda pag gumawa ka ng reputasyon na ano eh, lagi ka nagkakamali eh. Malaya ka mula sa panghusga ng iba. Diba? Ha, bobo. Ay, sorry. Subok lang. Subok lang. Isubok mo, are. Toyo, lagyan natin yan. Tapos lagyan natin ng konti lang, pwede po, hoisin sauce. Tapos brown sugar, at i-reduce na lang natin. Yan natin kung magmumukhang oyster sauce. Oyster sauce pare, oh. Diba? Oyster sauce par. Oh. Pero teka lang, bago mo tikman yan, binigyan kasi nga ako ng truffle oil. Truffle oyster sauce pare, diba? Oo. Oh. Eh pag nasa camp ka, ganun talaga eh. Halika dito. Halika dito. Balita ako, gwapo kayo. Ano mo yung kanta ni QC na tulad, kalbong tulad ko? Search mo yun mamaya. Matutuwa ka doon. Bagay na bagay. Press resolve mo, kalbo ako. Hindi. Bagay lang kasi sa yung kanta. Promise, matutuwa ko doon. Matutuwa ka doon. Ba, no? Sarap. Giniling mo ba? Hindi ko giniling. Ah, yun siya. Yung gatas lang. Yung katas na. Tinabisan ko lang talaga siya para makuha yung lapot. Kasi baka mamaya, wala, mukhang tanga lang, mukhang sabaw lang, di ba? Kaya sa mag-starch ako. Hindi, ang pangit. Yan. Ensaladang itlog na maalat with oysters and camp-made oyster sauce. Truffle oyster sauce, pare. Chef, ang dami mo niluto. Ang dami mo rin niluto? Hindi, dalawa rin niluto ko, sinaing pa yung isa. Ang dami mo ginawang kape.
Ano ba yung mga niluto mo, chef? Parang breakfast na natin to. Eh, no? Assorted sausage. Then meron tayong yun. Supposedly a grilled lempo, now a sauteed lempo kasi umuulan kanina. So pinirito na natin lempo, which turned out nice. Mm-hmm. Then meron tayo ginawa ni Kim, parang it's like an oyster omelette. Okay, wow. And then yung rice natin, garlic rice topped with cured meat. With lots of garlic. Paabot nga ng garlic chips natin. Dagdag pa, then, para walang vampira. Yung ating stingray, ginawa ni Chef Jeric ng parang naging daing na siya, no? Mm. So, ito yung suka niya. Pero yung suka, para naman sa lahat, pwede sa sausage, pwede sa what do you call this? Sa liempo. Sa liempo. Sa lahat. Then, si Ryan, nagpapa-healthy. Quinoa rice? Hindi ko na ina, pero ang kanin ko talaga sa bahay, quinoa talaga. Mm. Yun talaga, kasi diabetic nga ako since I was 18 years old. So, ito talaga ang kinakain ko. So, nagdala kami kasi wala namang excuse para hindi ako makakain yan sa labas, di ba? Yun, meron tayong plain na quinoa dyan, marami rin naman nagtaas ng kamay. Gusto ng quinoa, di ba? Plus, meron tayo dito, chef, na dapat to ensalada lang eh. Ensalada lang na itlog na maalat. Chef JP lumapit, meron daw siyang oysters. So sabi, isauté daw, ilagay dyan. So ginawa ko. Eh kahit anong gawin ko, hindi matuyo yung oysters. Diba? So nagkaroon ng parang sabaw and ginawa namin siyang oyster sauce. Bali, truffle oil yung ginamit. Camp-made truffle oyster sauce na nilagay din natin yan. So medyo may hint ng sweetness to. Matitikman nyo mamaya, diba? So yun lang yung dalawang ginawa ko. Chef, ano pa iba mong ginawa? Ito, ginawa ni Chef Jeric. Ano nga ito? Yan, chef, yung di ba may tira tayo mga seafood? Oo. Ginawa ko lang siya style, parang paella style. Paella pilaf, gano'n. Parang valenciana. Yan! Yeah. Tapos ito, meron tayong runny eggs. Uy! With cheese. Ooh! Then, yung bacon na inubos nyo na. Yes. Kanina. Okay, rancho okay. Na, rancho! Attack! Yes! Ah, kinilaw na uni. Ito pa pala. Kinilaw na uni. Yeah. Okay, rancho na mga pre. Enjoy, guys! Ah, and meron tayong Wagyu A grade A4 from Uncle that we're cooking ala minute. Oh, so, ito iyan, no? Have this first and then... A4 Wagyu, Chef JP lang naman. Hindi, diba? Uncle. Maraming salamat po sa A4 Wagyu. Hindi ka umalis dyan, ha? Oo, ako nabibenta eh. Mapandit po yan, ha? Parte na may platter ko, breakfast platter ko sa camp. Diba? Ito mas maganda. Ito, tingnan mo. Ito mas matinding tingnan mo. Oh. Okay. Ayan, no? Oh. Ang lupit. A4 Wagyu sa camp. Maraming salamat, Uncle. Siyempre, Chef Kim. Diba? Ngayon, balik tayo dito sa aking hindi A4 A4 breakfast. Yeah. Yung ano nila, oh. Ano to? Yung liempo nila. Kasama nung ano? Yung runny egg. Ano ba yung nilagay sa runny egg? Pero ano yung nilagay mo sa runny egg? Yung huli. Ano yan? Cheese. Sarap. Sarap. Yan, tapos isa yung ano, yung oyster nila. Ang sarap ng oyster, saka yung tamis ng ano, yung bigla ang tamis ng oyster sauce, pre. Nalikman mo ba? I'm the first time kumakain ng ano, ensalada na may tamis, pre. And okay naman siya. Kumukhang elaborate yung ano namin, breakfast namin. Hindi naman talaga. Kasi pre-made na yung ano eh. Mga sausage, di ba? Itlog-itlog lang naman yan. Tapos yung liempo nila, Chef JP, may foresight na sila. Nakamarinate na yan in advance. So, hindi naman talaga sobrang hirap ng ginawa namin. Nakakatuwa lang kasi kahit ganun, alam mo naman, breakfast should be easy eh, di ba? Pero ang sarap pa rin, ang dahil pa rin flavors na nangyari kasi Chef JP yung nagluto, ako nagsaing lang naman ako, tsaka gumawa lang ako ng ensalada. And even that, nabigyan niya pa rin ang sarili niyang magic kasi alam mo yun, sa kanya nang galing inspirasyon kung bakit natin nalagyan ng oyster and oyster sauce, eh, di ba? Tama. Bang klase to. And Sir Joel, maraming salamat sa iyo and sa Overland Kings. Sa Silent Sanctuary. Tsaka hindi ko alam kung nasabi ko na, pero ang Silent Sanctuary ay isang community for the deaf and mute. Correct. Tama, di ba? Ano to? Non-profit to. Tama. Walang kinikita to. Lahat ng kinikita nito ay bumabalik sa community. Di ba? Napakaganda. Makakapagbakasyon ka ng ganto. Malayo sa syudad, presko lahat, fresh spring water, 'di ba? Literal na fresh spring water, hindi lumalabas sa gripo namin, ha. Tapos nakakatulong ka pa. 'Di ba? Well, yung maganda kasi dito, it's a big property, 'di ba? Yes. So tapos yung lahat ng kasi the kids are the less fortunate ones. Yes. So the income that we get here, of course, part goes to maintaining the properties. Of course. And the remainder ng after maintenance and cost then it's all given to students who can't afford the tuition or yes. the teacher's salaries. And so it's a good feeling yes. to be able to help. Tapos tayo, enjoy. Tama, tama. Iba talaga yung feeling na nandito. Tsaka, ewan ko,
first ko to, first na camping trip ko to with the rig na ginawa ni Sir Joel naman. Talaga. Gusto ko lang pakita yung tail end ng rig ni Sir Joel. Pakita mo yan. Pakita mo yan. Yan. Trailer lang yan, pre. Trailer lang yan. May sariling rep, may sariling awning, may sariling lahat, kumpleto yan. May kusina. Legit. Yeah. Kung ano meron dyan, meron sasakyan namin. Wala lang makina yan, di ba? Tama, di ba? Kompleto yan. Sobrang kompleto talaga yan. Ma'am, pasensya na. Tutukan ka namin ng camera. Pasensya na po. Pero ibang klase. Ibang... Chef JP, come here. Ayan, napakasayang kasama nito kahit saan. Nasa syudad man kami o nasa gubat, di ba? Kasi nandito na si Sir Joel ang talagang nagbibigay ng guidance sa amin pagdating sa buong overlanding and nature. In general, Chef JP said, nature cooking na. Ito, expert ka dyan. Ako, not so much, pero dahil nandiyan kayo, tinutulungan nyo kami. Hi, hello po. Tinutulungan nyo kami, ang dami namin ibang pwedeng magawang bagay, di ba? Pero wala pang, ito, singit ko lang ha. Pinag-usapan namin to ni Joel kagabi. Wala pang ganitong camping na ganito kasaya. Imagine. Ah, yung pagkain. Na, hindi, yung... Samahan. Ah, yung samahan. Non-stop. Parang kumain ka na ng masarap, nanood ka pa ng comedy show. Yun. Tapos maganda pa yung panahon, ulan o rain or shine. Wala, you can't ask for anything more. Really. So salamat rin. Yeah, maraming salamat syempre sa Overland King, sa Jeep, sa Das. Uncle, baka naman. Diba? Mga kailangan mo ng model ng tagahugas ng pinggan. Diba? Tsaka syempre salamat sa A5 Wagyu na binigay ni Uncle, diba? Sobrang saya nito. Definitely, mauuli to. And mga inaanak, sana nag-enjoy kayo dito sa content na to kasi hindi dito matatapos to. Sobrang dami nating gagawin na ganito pa. Diba? Kaya kasama sila, kasama kami. Tsaka gagawin ko na to. Ito na yung bakasyon ko eh. Yes. Alam mo yun, ngayon kasi na nag-open yung air travel, sabi ko, baka pwede na ako magbakasyon. Hindi, ayoko na. Eto na ako. Yun. Dito na ako. Mas gusto ko na to. Kasi andyan na lahat sa sasakyan, no? Ayan, no? Dalatan mo na yung buong bahay mo. Saka tayo diba? Pwede puntahan sa Pinas. Daim pwede puntahan sa Pinas. Dito muna bago iba. Diba? Unahin muna natin yung ano, local travel natin. Diba? Tulong na rin sa mga kababayan natin yan. So yun nga mga inaanak, sana nag-enjoy kayo. Abangan nyo ulit kung sa kami susunod na pupunta. Siguro sa bahay. Siguro, doon namin gagawin. Pero thank you. Kita-kita tayo mga inaanak. Sir Joel, thank you. Thank you. Sir JP, Chef JP, thank you. Sa lahat ng tumulong dito, Chef Kim, Chef Jerry, mga gwapo doon pre. Maraming salamat sa inyo. Ninong, maraming salamat din. And syempre sa lahat na kasama natin dito pre. Proud to be. Yan. Yan. And syempre, yun na. Oh, hindi mo papasalamatan yung... Oh, siyempre, thank you kay Ian din na nagpaulan para hindi mabasa ang camera. Maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Ano oras kayo nagising? 7:30. O, 10:30. Sarap. Ang haba ng tulog. Parang bagong panganan. Sa ganito, sarap pag ganito sa ganito, eh, no? Yung after trip, high pa. Oo, pinaplano nyo na agad yung next na content, no? Marami na kaming iniisip dito and syempre dyan muna tayo balik sa Silent Sanctuary kasi talagang medyo at home na kami dyan sa lugar na yan. Tapos saka tayo mag-try ng iba. Yes sir, anytime. Pre, napanood ko na, maganda, upload na natin to pero may na-realize ako. Parang masyado tayong kusina pa rin, alam mo yun, kahit nasa camp tayo. Siguro next time incorporate tayo ng mas maraming open fire cooking. Kasi parang ihaw lang yung open fire natin eh, di ba? Maganda nga yun. Magugustuhan ng viewers eh. Sige. Alis ulit tayo siguro in a couple of weeks. Mamaya na? Hindi naman mamaya na. Magre-research pa ako about open fire cooking. Okay, pakin na ako. Sige, ito na ako.